Magandang araw po mga mag-aaral. Nandito po ulit ang inyong lingkod, si Teacher Dami, at ngayon na po ay magbabahagi ako ng kaalaman sa araw na ito. Ngayon ay ang paksa ng ating tatalakay ngayong araw na ito ay tungkol sa buod ng ang pagbibinyag sa sabiga. So sa unang bahagi ay ilalahad ko yung buod ng pagbibinyag sa sabiga, at sa ikalawang bahagi naman po ay ilalahad ko yung pinahang buod ng tula or nung epiko, kasi siya ay nasa anyong patula, yung epikong Slovenian. Okay, dumaho tayo sa ang pagbibinyag sa sabika. Ito ay sinulat ni Franz Freseren. Ito ay ang kahulugan nito ay Chris Prisavisi, epikong Slovenian. So talakayin muna natin kung sino nga ba ang may akda, ang orihinal na sumulat ng ang pagbibinyag sa sabika. Sino nga ba si Franz Freseren at saan siya nagmula? Nalobat na ang aking lampshade. Saan matatagpuan ang bansang Slovenia? Ngayon, ito ang ating tatalakayin bago tayo tuluyang dumako sa pinahang buod ng kwento or ng epiko. So, marapat nating alamin kung sino yung sumulat sapagkat para aware tayo kung bakit nasulat niya or bakit ganun yung the way kung paano siya magsulat. Okay, si Franz Freseren. Isa siyang makatang naging tanyag dahil sa kanyang mga soneto, subalit lalo siyang nakilala dahil sa kanyang epikong Chris Prisavisi o ang pagbibinyag sa ilog Sabica noong taong 1835. So, siya ngayon ay kinikilalang pambansang makata ng bansang Slovenia, at ang kanyang obrang maestra ay kinikilala bilang kanilang pambansang epiko. So, di ba, isa pala siyang dakilang bayani or dakilang makata sa bansang Slovenia. Isang monumentong nagpaparangal sa kanya ang itinayo sa lungsod ng Ljubljana, ang kabisera ng Slovenia, at ito ngayon ay tinatawag na Preseren Square. O, di ba? Para siyang si Dr. Serizal. Parang mayroong monumento at siya ay isa ding bahata ng bansang Pilipinas, si Dr. Serizal. So, yun nga, isa siyang famous writer sa bansang Slovenia, si Franz Freseren. At nakatayo ngayong monumento niya daw sa kanilang kabisera or capital ng bansang Slovenia, ang walang iba kundi ang lungsod ng Ljubljana. At tinatawag na Freseren Square yung monumento na pinagtatayuan ni Franz Freseren. Bilang karagdagan, pagpaparangal ay inilagay ang kanyang larawan sa kanilang dating 1,000 perang papel na talor. Subalit ngayong napalitan na ang kanilang salapi, ay inilagay ang larawan niya sa Slovenian 2 euro coin. Wow, di ba napaka-amazing ni Franz Freseren. Siya ay isa sa dinadakila nga talaga sa bansang Slovenia. Yeah. Gayun din, ang pinakamataas na pagkilala sa kanilang mahusay na alagad ng sining ay ginagawaran ngayon ng President Award, ang prestigyosong parangal na isinunod sa kanyang pangalan. Wow, amazing. Yun po si Franz Freseren. Ngayon, talakayin naman natin yung bansang kinalakihan o kung saan kinikilalang bayani o makata si Franz Freseren.
Ito ay walang iba kundi ang bansang Slovenia. Isa sa maliliit subalit maunlad na bansa sa Europa. Noong taong 2012, ang bansang ito ay naging panlabing tatlo sa mga bansang may pinakamalakas na ekonomiya sa buong Europa. Wow! At pang-74 sa buong mundo. Ganun po kalakas ang ekonomiya ng bansang Slovenia. Kahit na siya ay maliit na bansa sa Europa, siya naman ay isa sa mauunlad na bansa ito. Ang Slovenia din ay isa sa mga ipinagmamalaking bansang ito. Ang isa sa pinagmamalaki ng bansang Slovenia ay ang lokasyon nito malapit sa kabundukan ng Alpine at sa magandang karagatan ng Mediterranean. Ang mga dalampasigan ng Slovenia, lalo na sa lungsod ng Piran, ay tinuturing na isa sa pinakamagagandang dalampasigang dinarayo ng maraming turista, lalo na sa panahon ng tag-init. Ganon kasikat yung Slovenia sa Europa. Ngayon, alamin natin ang buod ng ang pagbibinyag sa Sabica ni ang pagbibinyag sa Sabica ni Franz Freseren. Ang pagbibinyag sa Sabica ay isang epikong Slovenian na binubuo ng tatlong bahagi. Una ay ang soneto na iniaalay sa Matti Hakop. Unang bahagi ng pagbibinyag sa Sabica ay ang soneto na iniaalay kay Matti Hakop. Pangalawa ay ang prologo na nasusulat ng patula at binubuo ng 26 na saknong na may tig tatlong talunturan or terset. Ang pangatlo ay ang pagbibinyag na nasusulat sa tig 8 talunturang tula at binubuo ng 56 na saknong o talata. Ang kabuuan ng epiko ay tumatalakay sa mga pangyayaring nagbibigay daan upang ang mga paganong Corinthian noong ikasampung siglo ay maging binyagang Kristiyano. Sumentro ito sa pag-iibigan ng dalawang pangunahing tauhan, si Kritomer, ang makisig at matapang na mandirigmang pagano na labis sa nagmamahal sa kanyang kasintahan at si Bogomila, isang dalagang maganda, inosente at mainin subalit may matatag na paninindigan. Nagkahiwalay ang dalawa dahil sa pagsabak ni Kritomer sa isang digmaan sa pagitan ng mga paganong pinamumunuan niya at ng mga Kristiyanong pinamumunuan ni Valjun sa lambak ng Bohinj noong taong 772. Naging madugo ang digmaan at dahil malakas ang nakalabang hukbo, bukod pa sa kinula sila sa pagkain, natalo ang pangkat ni Kritomer. Sa pagtatapos ng digmaan, ay tanging si Kritomer lamang ang nakaligtas ng buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang palang kasintang si Bogomila na dating alagad ng kanilang diyosang si Siba ay hindi na isang pagano. Nagpabinyag ang dalaga at ngayon ay isa ng Kristiyano. Habang nasa digmaan ng kasintahan, ay nananalangin ng buong taimtim at nangako ang dalaga sa Panginoon at sa mahal na Birhen na kung makababalik ng buhay si Kritomer ay iaalay niya ang kanyang sarili at ang buong buhay sa pagsisilbi sa Panginoon. Desisyon nito subalit buo na ang desisyon ni Bogomila. Sa halip, kinumbinsin niya si Kritomer na yakapin ang pananampalataya Kristiyano at magpabinyag din tulad niya.
sa matiyagang pangungumbinsi ni Bogomila ay napapayag din niya si Kritomer. Naganap ang pagbibinyag sa binata sa talon ng Savika. Hindi nagtaga si Kritomer ay naging isang paring Kristiyano at tulad ng kanyang dating kasintahan ay nag-alay ng kanyang buhay at pagsisilbi para sa Panginoon. Di ba po, napakaganda ng storyang ang pagbibinyag sa Savika. Nagkaroon lang ng pagkakataong maging Kristiyano o magkaroon ng pagbibinyag sa Kritomer bilang maging isang Kristiyano dahil sa kanyang kasintahan si Bogomila. Dahil sinabi nga nung una pa lang na si Bogomila ay mayroong sariling paninindigan. So, nagdesisyon siyang maging Kristiyano dahil ito yung kapalit ng pagkaligtas sa digmaan ni Kritomer sa pagitan ni Baljun. Okay. Ngayon ay tumako tayo sa ikalawang bahagi ng pagbibinyag sa Sabika. Ito na po yung pinahang buo ng story. Yung binanggit ko kanina or yung tinakay ko kanina ay yun yung pinahang buod. Si Baljun ang anak ni Katimar ay nagpalaganap ng pananampalatayang Kristiyano sa mahabat madugong pakikidigma. Sina Akrili at Dro sa kanya'y hindi na lumaban. Nangabigo sa kanilang buhay at ibang suliranin. At ang mga lambak ng karnyola ng karantanya tiyak na puno ng mga lawa ng dugong kahili-hilakbot. Wala pang matapang na pinunong may hukbong pumatay. Nangalupig silang lahat. Gumuguhos sa pamamaalam. Laban kay Kritomer na may pangkat pang nagbabagong lakas. Ang bunso'y nagtatanggol na ng matandang paniniwala ng pananampalatay ng kanyang mga ninuno sa iba. Mga bathalat espiritu. Sa kabila ng mga ulap, ang mataas nilang jurisdiksyon. Sa bawat isang nagtataglay ng ganitong palsong pananalig sa kapatagan ng district ay bilang takas na gumagala sa kanlungan ng Bohinj at nagtataas ang munting tore. Isang gulo sa itaas ang kulay abong bundok. Ang huling kuta sa teritoryo ni Kritomer. Ngayon, buog ng paggano na ating sisiyat sa atin. Ang iba yung laking kalabay may isang obsesyon. Makubkob sila. Ang kutay napapaligiran na. Nahadlangan ang pagpasok ng kanilang mga kaalyado. Tingnan kung paanong pataas ang mga tuntungan ng mga kalaban upang gibain ang mga pader. Magkaisang wasakin ang mga portada, ngunit bawat lusob matatag ang buong nanlilito. Sa anim na buwan, ang daigdig na may dugoy na salanta mula sa kasamaang patayan ng magkakapatid na Slobin, kahindik-hindik na sang katauhan at kay panglaw-panglaw, ni espada o palakol o kahit hataw ng pala, ang magsusulong sa tagumpay, manapay matinding gutom, ang nagbabantang magpahina sa proteksyon ng moog. Hindi na maikubli ni Kritomer ang kanilang kagipitan. Sa gayoy tinipon niya at kinausap ang kanyang mga kawal. Matatagalan natin ang espada, ngunit tadhana'y mas malakas. Napakakunting pagkain ang natinggal ko na ikanlong. Ang tagal ding nabuhay tayong walang tumutulong. Di ko sisisihin ang sino mang piliin ang pagsuko. Siyang sa ngayoy tatanggap ng buhay alipin. Dadanas na mga
araw tulad ng mga gabing wala ng umaga. Ngunit maghihintay hanggang umaraw, hindi ako tumututol. At kayong iba pa, na nahihiya sa maamong pagtalima, halika yung lahat, mga hindi masunuri. Malalim ng gabi, maulap, makulog, bumabagyo. Ang ating kalabay magiging lubhang kampante sa kanlungan. Tatahaki naman nating mga espasyo sa kadiliman tungo sa kahuyan. Didepensahan ng gabi ang ating buong suway sa balikwas. Karamihan sa mundong ito ay pag-aari ng mga lahing slum. Mahanap natin ang landas sa bawat relasyon sa dugo. Malayang nilalagay ang tiwala sa pananalig at katarungan. Ngunit kung itadhana ng mga Diyos ang ating pagkalupig, hindi tayo mangangamba sa mahabang gabing kawalan ng buhay. Kaysa mabuhay sa ilalim ng araw sa pagkaalipin, hindi siya iiwan ang sino man sa sandaling ito ng pagsubok. Bawat isa'y nakahawak sa espada, patibay ng pangako. Walang sino mang magkakanulo para sa kaligtasan. Ngunit nang mabuksan ng maluwag ang mga tarangkahan, nagsimulang kakilakilabot na labanan, di mabilang na pagpatay. Pangkat nila'y sinalakay ni Baljun at ng kanyang buong pwersa. Pagkat siya naman, hinihinuwa ang kanilang pag-idlip. Malapusang umakyat sa pakay ng mga pader. At sa gayoy gulantangin sila't lamangan sa dami. Bangis ay pinawalan ng nakapundong bagyo. Tanod ay nagpasaklolo sa gitna ng labanan. Di mabilang na buhay ang nabuwis sa paghamok. At wari ragasa ng malakas na buhos ulan bumulwak. Pababang lumagunlong sa gilid ng bundok tulad ng kulog. Nilamon ang lahat habang ito'y dumadaluhong. At hindi saglit mayuhupa, nilulunod ang lahat sa ilalim ng mga alon maliban sa ilang malaking hadlang. Gayon nga si Baljun nilansag ang mga kawal na pagano. Habang may isa pang humihingay, walang tigil sa pagdurog. Hanggang sa huli, bawat isa sa kanila'y nililigalig. Sa kanila, pananalig nila ang kataas-taasang toro. Nang umagang naarawan ang mga bangkay na di nalilibing, nakatihaya sa pinaglabanan na kabunton. Tulad ng tungkos na sariwa pinagtabi-tabing trigo sa mga bangkay na bilang ay kalahating Kristiyano. Ang iba pa'y naaagnas ng katawan ng mga pagano. Ngunit sa paghahanap na ito'y nagulumihanan si Baljun dahil siya'y nagpapasa ng sala sa lahat ng gayong pagpatay. Bahagi ng epikong ang pagbiminyag ng sabika. Ang ito naman yung ikatlong bahagi. Ang naglalaban ng mga ulap ay naglahos sa kalangitan. Ang digmaan ng mga tao ay nagwakas sa gabi. Kinulayang ginto ng araw sa umaga ang itutok ng mga punong. Nagtutumayog sa puting taluktok ng mga niebe sa Carniola. Ang lawa ng Bohinj ay payapang nakatihaya, walang galaw. Walang sinyal na tunggalian sa labas ay tanaw. Ngunit hindi na iidlip sa lawa ang mabangis na sibat. Ni ang ibang malupit na balawis ng kalaliman, hindi ba ang lawing ito na sa pampangi tinatayuan mo, magiting na Kritomer, larawan ng iyong kaluluwa. Ang pagkain ng mga sandata'y tumigil na sa buong lupain, ngunit sa dibdib mo'y nagngangal
lit pa ang pagyo ng digmaan. Kung may anumang mahilagbot na karamdaman ng buhay, pagkaunawa ko. Higit na pinipinsalan ng walang hanggang uod. Nagpapasasa sa dugong buhay sa ilalim ng kanyang lungga. At muling gumigising sa mga halimaw na kawalang pag-asa. At dun nga po nagtatapos yung ang pagbibinyag sa sabi ka. So, yun po yung ang pagbibinyag sa sabi ka. So, natalakay na meron tong mga tatlong bahagi. At ito nga yung mga tatlong bahagi na yun. So, nito ang prologo, yung nabasang tula, at yung pangatlo, yung pagbibinyag, yung tigwalong, tayo yung pinakanghuling tulang nabasa ko. So, ibinahagi ko na din naman dito yung pinakambuod, no? Pagbibinyag, sasabi ko. So, hindi, kung babasahin yung mabuti, hindi nyo ganun agad magigets yung stories or yung storya or yung kwento dahil gumamit to ng mga lalalim na salita o matatalinhagang pahayag. So, nagkaroon dito ng buod para mas maunawaan ninyo yung pinahang iniikot or kwento or nung epiko, pinahang buod ng epiko. So, yun lang po ang tungkol sa ang pagbibinyag sa sabi ka at naway may naunawaan kayo sa ating natalakay ngayong araw na to. Nandito si Teacher Dami na bumabati sa inyo na magandang araw at kayo ay mag-iingat palagi. Yun lang po at paalam po mga mag-aaral.